Ay mga ka-farm, green si Miss Market last Friday. Pero sinusubukan pa din niyang bumaba sa support area natin around 67-1800 level. Medyo gloomy pa din ang pinapakita ng ating index. Kaya ingat pa din tayo sa mga trades natin. Check natin yung nag-breakout sa top 5 picks natin last Friday. And tingnan na din natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin niyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, gumawa tayo ng video dyan. Ito yung itsura niya. Pakihanap na lang po sa ating tutorial, playlist, and explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano itinatransfer yung ating mga na-screen na stocks sa isang spreadsheet. Check muna uli natin si Miss Market guys bago natin tingnan yung ating top 5 picks. So makikita nyo dito, ang index natin, sinusubukan niya pa ding basagin tong support area na to. Around 67-18 area. So, ito pa din, may gap resistance dito, mukhang ito yung pinupuntirya niya. Pero sana, hindi na siya bumaba dyan. So, ilang beses niya din yung sinubukan. So, ito, dalawa. Pero guys, problema dito, pag palaging nasusubukan o palaging natatamaan yung support area na yan, medyo humihina yan. Anytime natatamaan yung support area mo o yung resistance area mo, humihina siya. Mas madaming tama, kunyari ito, dalawa na to, or tatlo na, kung 67-18 yung ating support, ilang beses niya na tinamaan yun, baka lumusot na siya dyan. Pero sana, hindi naman. Para maka gumanda naman yung kita natin next week. Okay, ingat-ingat pa din. Ganito yung galaw ni Miss Market. Red siya nung Friday, pero green naman siya. Plus 0.14% gain. Kita nyo dito sa taas. Pero ingat pa din. Kung ganito yung galaw ni Miss Market, sinusubukan niya itong support area niya. Sinusubukan niya gumawa ng bagong lower low. Ingat tayo sa pagte-trade. Small allocation kung magte-trade ka or kung hindi ka magte-trade, mas okay. Huwag natin isugal yung ating kapital. Kasi guys, yung kapital natin, magagamit natin yan pag nag-bull run ulit. Yan si ang ating index. Doon na tayo sa ating gainers nung Friday, si Green. Check natin si Green. Yung plan natin kay Green, check natin. Ito yung plan natin kay Green. So si Green, yung Friday, ang play natin doon, breakout dito sa swing box natin. So ito yung swing box natin, tapos ito yung MA20, nabanggit ko sa inyo yung MA20. Confluence siya dyan. So na-break niya pareho yun. Buy natin, after niya mag-breakout sa 4.10, buy tayo 4.11. Ilang percent ng gain ni Green nung Friday? 4.25%. So, malayo pa yung ating tatahakin. Ang possible tipin natin dito, taas nitong Darbus box na malaki, 4.90. Possible gain, 19.29. Pero guys, take note din dito sa gap na to. Baka ipil niya muna yan. Tingnan natin kung dito ako nakabili. Breakout level. Check natin to, 7%. So, start nung gap. And, ipipil niya yan, 11%. So, ito guys, pwede kayo mag-tipi dyan. Sa area na yan. Kung makikita nyo may weakness, pwede na kayo mag-sell sa area na to. Huwag nyo nang hintayin pang umabot doon or mag-breakdown. Tipi na kayo kahit konti. Cut loss natin, baguhin na natin to kasi lampas 4% yung ginay ni Green nung Friday. Check natin sa ating trade plan calculator.
Si Green 4.11. So anong price niya na ngayon? Reference na natin dito yung price niya ngayon. 4.17. 4.17. So ang cut loss natin dito or ang stop natin dito 4.04. So guys, sa loob pa din ng Darbus box. Ito na yung ating stop. So nilalagyan natin ito ng stop. Para alam na natin kung bumaba yung price niya, tumama dito sa stop natin, alam natin kung saan tayo magbebenta. Hindi yung bumababa yung price niya. Kasi mabilis yung pagbaba ng stock. Hindi natin alam kung saan tayo magbebenta. Doon pa lang tayo magkocompute habang bumababa siya. Ito, alam na natin. Palagi tayong may plan ng entry tsaka exit pag nagtitrade tayo. Exit natin dito or ang ating cut or ang ating stop 4.04. Volume niya last Friday below average. Ngayon yung RSI niya nasa 56. Tingnan natin kung may continuation itong bukas. Kung kumita ka dito, congratulations. So yan ang ating nag-breakout last Friday. Breakout sa swing box. Check na natin yung ating top 5 picks para bukas. March 15, Monday. ASX, AGI, DNL, TBGI, tsaka si EMP. Check natin si ASX. Sa ASX, all time high pa din yung play natin dito. Ito yung ating plan dati. Burahin na natin to. Nag-breakout siya dito kasi nag-breakdown. Ito naman, nag-breakout siya dito. Kung nakabenta ka dito sa taas, ilang percent na yan? Mula swing trade pa pala natin ito tinitingnan. 26% from dito sa swing box. Pero baguhin na natin ito. Gawin na natin siya ng bagong box niya. Complay natin dito, breakout. Breakout sa Darbus box. Breakout level natin. 26.90. So, ang play pa din dito kay ASX. All-time high, boss breakout, ETH siya, 26.90 ang all-time high niya, 26.95. So guys, ganito, pwede kayong bumili sa 27 na kasi resistance din yung 27 eh. Pero dito sa purpose nitong video na to, susundin ko yung ating plan or yung ating system. So breakout tayo sa Darbus box. Pero suggestion ko sa inyo, bili kayo after ng ma-break yung 2700 level kasi yun na yung all-time high niya. Breakout level niya 2690. Bibili tayo after niya mag-breakout 2695. Possible TP natin dito. Since all time high to si ASX, magiging possible TP natin dito, kukuhain natin sa ating trade plan calculator. So, bibili tayo 26.95. ASX, 26.95. 26.95. So, ang 10% natin dito, 30.02. Sabihin natin 30. Possible TP natin 30. 10%. So, possible TP natin 30.00. Possible gain natin dito 10%. So, guys, itong 30.00 natin,
tipi natin yan, pero kung tatama siya dyan, pwede kayo mag-sell half lang muna kasi hindi natin alam. All time high kasi to si ASICS. Maganda dito, meron tayong hawak pa din pag tumataas yung price. Pero, kailangan natin mag-tipi din. Secure nyo na yung gain nyo. Ang ating cut loss dito kay ASICS. So, ASICS cut loss 26.10. Sabi natin. 26.10. Four percent cut loss. Volume natin nung Friday, above average. RSI niya nasa 62. Kung mag-breakout siya dito, at nag-above 70 yung RSI natin, and with volume, pasok sa criteria natin to. Usually, ang ating system is pag ganun yung breakout, nakuha lahat yung ating qualification or yung ating criteria, magpo-pull allocation tayo dito sa breakout. Kaso nga lang, kinoconsider din natin yung takbo ng ating index. So, small allocation lang tayo dito pagka nag-breakout dito sa ating breakout level or dito sa ating Darvas box. Okay, yan si ASICS. Next natin, si Aji. So, blue chip to. Ilang beses itong nasama sa ating top 5 picks pero hindi siya maka-breakout. Pero kagandahan naman sa ganito, guys, mahaba yung consolidation niya. Pag mas mahaba yung consolidation niya, mas malakas yung breakout niya. So, abang-abangan lang natin to si Aji. Baka mag-breakout to, tapos mag dire-diretso yung price niya pataas. Ito yung plan natin kay Aji. Buy tayo after niya mag-breakout. Breakout level natin dito, 11.06. Bibili tayo after niya mag-breakout, 11.08. Possible TP natin. Saan natin nakuha yan? So, sa peak ng candle na to. Dito sa peak nito. And then, tinamaan din siya dito. Kaya, yan yung kinuha natin. Kung malakas yung resistance na yan. 11.91. Possible gain natin, 7.55. Katos natin dito kay Aji. Nakuha natin sa ating trade plan calculator. 10.74. Check natin yung volume ni Aji last Friday, above average. RSI, nasa 58. So guys, yung RSI natin, kumukuha pa din tayo sa above 50 na RSI. Ang regular kasi natin, above 60 yung kinukuha natin pag nag-i-screen tayo. Pero since pababa yung market natin, and then konti lang yung mga above 60 yung RSI, kumukuha na din tayo sa above 50 na RSI. So itong si Aji, RSI niya 58.40. So kung magbe-breakout to dito, small allocation lang tayo kasi hindi niya nakuha yung ating criteria. Hindi kompleto yung criteria natin sa kanya. Pero main criteria kasi natin dito, ano eh, ma-break niya yung resistance eh. So itong resistance dito sa taas ng Darvas box. Kung magbe-break niya yan, buy pa din tayo, pero small allocation lang. Kung hindi makukompleto yung criteria natin for breakout or for buying. Okay, yan si Aji. Next natin, si DNL. So last week, alam ko si DNL nasa top 5 picks din natin. So mukhang malakas din to si DNL, hindi siya nawawala sa ating top 5 picks. Tingnan natin kailan nga yung malaki-laki din. 586 din yung trades niya. So, ito yung plan natin kay DNL. Breakout level niya, 7.90. Bibili tayo after niya mag-breakout, 7.91. Possible TP. Saan natin nakuha yan? So, dito. Kung mag-imagine kang may box dito, yung taas ng box na to. Yan yung ating TP area.
GP natin 8.88, possible gain 12.42%. Cutoffs natin, nakuha natin sa ating trade plan calculator, 7.66, 4% cut loss. Volume niya last Friday below average, RSI nasa 58.33. Tingnan natin kung magbe-breakout to see DNL bukas, pero small allocation lang tayo guys kasi hindi niya na-meet yung ating RSI requirement, and kung magkaka-volume to, ganun din kasi yung RSI niya mababa eh. Okay, yan si DNL. Next natin, TBGI. TBGI, swing trade naman to. Ito ba din yung plan natin kay TBGI? Meron tayong swing box. Itong farm boss swing box natin. Ang breakout level niya dito, 0.5100. So, bibili tayo, 0.52. After niya mag-breakout, automatic, yung TP natin dito sa mga swing trade natin, dun sa taas nung big box. So, ito yung big box niya. Yung taas nun, TP. Possible TP natin, 0.64. Possible gain, 25.39%. Cut loss natin dito kay TBGI, 0.50. 4% cut loss. Volume niya nung Friday, below average. So guys, ito, red pala si TBGI, pero gain naman siya ng 5.26%. Kaya, kasama sa ating top 5 picks. RSI niya, 55.81. So, small allocation pa lang din tayo pag nag-breakout to see TBGI dito sa kanyang swing box. So, kung gusto nyo, 50% yung buy nyo dito pag nag-breakout dito sa swing box natin. Then, may resistance pa din siya dito, 0.55. Kung mabibreak niya yan, pwede kayong magdagdag ng allocation. Gusto nyo another 50%. Tapos, tingnan nyo na lang kung hanggang sa aabot ng price nito ni TBGI. Baka marating niya itong 0.64. Okay, yan si TBGI. Next natin, last, si EMP. So, swing trade ulit. EMP, wala siyang swing box, pero meron tayong level dito na tinignan. So, itong level na to, makikita nyo dito sa area na to, support siya na itong tatlong candle. Tapos ito, resistance naman siya dyan. So, yan yung kinuha nating breakout level natin. So, breakout level natin, 10.30. Yung price niya, nandun ngayon. So, bibili tayo after niya mag-breakout. Malapit na yan. Buy tayo, 10.32. Possible TP natin, 9.94. Possible gain, 5.52%. So, guys, ito maliit lang yung possible gain natin. So, kung gusto nyo dito, ganun din kung bibili ka dito sa breakout na to, 10.32. Small allocation lang. Usually 50%. And kung magbe-breakout siya dito sa taas ng DARPA box na to, gusto niyo pang magdagdag, pwede pa. Okay, cut loss natin, 4% cut loss, 10.00. Volume niya nung Friday, below average, RSI, nasa 54.72. Okay, yan yung ating top 5 picks para bukas, Monday, March 15. So, doon na tayo sa ating quote, guys. Those who dare to fail miserably can achieve greatly. Sabi ni John F. Kennedy. Guys, alam natin, medyo nakakatakot itong trading. Ipon natin yung nilalagay natin dito. Pero sabi nga nila, mas mabuting sumubok kaysa sa manghinayang ka pagdating ng araw kasi hindi mo ginawa yung gusto mong gawin dahil sa takot. Risky itong trading. Pero with proper risk management and proper planning, kakayanin natin to mga ka-farm. Patience and konting aral pa, kaya natin to guys. Yun. Tapos na naman ang isa nating video. Salamat sa panonood guys.
Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportahan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.